pambukas na panalangin. Diyos na kapangyarihan at kapangyarihan, biyaya at pagbibig, lahat ng lupa ay puno ng iyong kapangyarihan. Piliin mo kami isa sa aming Kristo, pagpapahari ng aming kapatid at kapatid. Inilalatahan niyo ang kapatid sa maliit na basa sa saksakan at sa gayon ay pinupuri ka namin para sa inyong pag-ibig na kung saan may sapat na mausap. Upang natapin ang kalawakan, ngunit sa pala na natin upang ipasok ang aming mga puso. Sa panahon ng aming pagsamba, sorpresa kami sa iyong biyaya at tayo. Kasama ang natitirang simbahan at ang buong iliga. Maaari punihin ka sa marita, o Diyos sa aming kalita, ang lulubos sa Yesus. Amen. Purihin mo ang Panginoon, O Jerusalem. Purihin mo ang Diyos, O Sion. Sapagkat Kanya pinatibay ang mga halang ng iyong mga pinto ang bayan. Kanya pinagpala ang iyong mga anak sa kalog. Sa inyo at upang mayroon ang Panginoon ang mahal sa lahat ng mga.
naglilinim para sa atin kay Kristo Jesus. Habang nagbubuwas ang isang bagong taon, gumawa ng isang bagong pagsisimula sa Diyos at sa bawat isa. Nawa ang kapayapaan ni Kristo ay sumainyong lahat. Jeremias 31:7. Ang sabi ni Yahweh, bawit kayo sa kagalakan ng alakalang ko. Pagbunyin ninyo ang pinakatakilang bansa, magpumi kayo at inyong kanyang na iligtas ni Yahweh ang kanyang bayan. Ang mga nalabi sa Israel, narito sila yung pagbunyin mula sa ilaga. Itipunin ko sila mula sa mga sudok ng salimutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga itang may anak na pasusuhin, pati ang malapit ng mga anak. Sila'y babalik na talagang napakarami. Uuwi sila ng iyakan habang daan na nananamin sa magtalang inaakay ko pabalik. Dadalhin sila sa mga bukal ng tubig. Pararaanin sa patag na landas upang hindi sila matapa, sapagkat ang Israel ay aking anak at si Ephraim ang aking panganay. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ni Yahweh at ipahayag ninyo sa malalayong lugar. Pinapangarap ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aarawakan. Gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa, sapagkat tinutubos ni Yahweh sa Diyo at pinilaya sa kapangyarihan ng kaaway at nahigit na malakas sa kanya. Aakit silang sisigawan sa ruwa tungo sa bundok ng Zion. Puspos ng kaligayahan dahil sa pagpapala ni Yahweh. Saganang trigo, bagong alak at langis, at maraming bakhan at sawan ng tupa. Matutulad sila sa isang halamang inihilig, hindi na sila maging makukulang. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ng mga dalaga, makinigalang pati ang mga binata at tatanda. Ang kanilang dalamaki na nagiging tuwa, aalimun ko sila at papalitan ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Bubusigin ko ng pinaka-mainam na pagkain ng mga pari at masisihan ng buong bayan sa ganamang aming tubigay. Ito ang sabi ni Yahweh. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na mumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. 4. Bago pa ikahin ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. 6. Sa gayon ay purihin at kalwalhatian ng ating kanyang tagandahang loob sa nasagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Ito, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganun sa kasagana ang kanyang kagandahang loob. 8. Na ibinuhos niya sa atin. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipaisailalim ang mga ito kay Kristo. 11. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban.
natin ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ng lubos at lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay purihin ng Kanyang kaluwalhatian. Ito ang banal na salita ng Diyos. Amen. Unang kapitulo ng libro ni Josue. Pagkamatay ni Moises sa lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue, nanak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa inyong Jordan patungo sa lupaing binibigay ko sa kanila. Kaya na ang sinabi ni Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganang inyo. Sa hilaga ay ang kabundungan ng Lebanon. Sa timog ay ang disyerto sa Silan. Ang malaking ilog na Euphrates at sa kanluran mula sa lupain ng Hetyo hanggang sa dagat Mediterranean. Walang makaagapi sa iyo habang ikay nabubuhay. Kasamahan kita kaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi kababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayan ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mo mabuti ang buong kautusan ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa lumang nakasadong at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaan basahin ang lahat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasadong. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang biling ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na ang iyong Diyos ay kasama mo sa angkaman magpunta. Kaya pinagutos ni Josue sa mga pinuno ng bayan, libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ng mga tao. Sa ikatlong araw, tatawid tayo ng ilog Jordan upang sakupin ng lupain ibinibigay sa ating Yahweh na ating Diyos. Sinabi naman ni Josue sa mga lipin ni Ruben, Gad at sa kalahating lipin ni Manases, alalahanin ninyo ang sinabi sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh. Ibibigay ko sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos ang lupain ito upang dito kayong manirahan. Ang inyong mga asawa, mga anak, mga kawan ay maiiwan sa lupain binibigay sa inyo ni Moises sa silangan ng utang. Ngunit ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauna sa iba pang ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila sa pakinidigma. Kapag nasakop na rin sinila ang mga lupain ibinigay sa kanila ni Yahweh, maaari na kayo bumalik ang matirahan dito sa lupa at lupain ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Diyos. Sumagot sila kay Josue, gagawin natin ang lahat ng sinabi mo at pupunta kami sa anuman kami gustong papuntahin. Kung paano sinunod namin si Moises, susundin ka rin namin ng gayon. Samahan ka naman ni Yahweh tulad ng ginawa niya kay Moises. Ang sino mang tutulong o susuway sa utos mo ay dapat patayin. Kaya magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ito ang salita ng Diyos. Oh.
ako'y nagpapasalamat sa Diyos at nagtutuwa na nakasama ko na naman kayo. Last time na magkakasama tayo, 2019, January. Ang schedule ko na pumunta ng Bintana, nakapunta ng lockdown. Kaya hindi ko po nakita itong church building natin na bago na naginawa at nabuksan ngayon lang. At malaki talaga pinagbago din na rito. Nag-mais na yung buhok nyo. Kaya rin may buhok. Ako nga pala eh. Eh nung kasapin nilapin ako eh, binigyan ako ng malalaking regalo. Oo, doon ko ako, lalaki. Dalawa. Nung binuksong ko, dalawang malalaking shampoo. Sabi ko, ano ba naman? Oo, natanggap nyo ba yung mga nais nyo talagang regalo ngayong Pasko? Natanggap nyo ba? Oo, buti naman natanggap nyo. Hindi katulad ko, shampoo malalaki. Oo, eh yun ang nais natin. Yung meron tayong mas malaking pakinabang doon sa ating tatanggapin regalo, no? Meron tayong malaking pakinabang. Kaya naman itong bagong taon, di ba, kaugalian na ang mga Pilipino eh, kung ano-anong ginagawa para maging swerte, sabi nila, swerte yung bagong taon. Para daw ang bagong taon, masagana, diba? Manigong bagong taon, masagana ang bagong taon. Gusto nyo ba ang bagong taon natin ngayon, 2021, ay masagana at matagumpay? Gusto nyo? Ay, lahat tayo sa buong mundo, umakasam, nananalangin na itong taon na to ay may malaking pagbabago na ikabubuti ng lahat. Lahat tayo, yan ang ano, alam mo rito sa inyo, lahat tayo narito, umaasam na ikabubuti. Mas ikabubuti. So, meron ba umaasam dito na ikasasama? Ikasasama ng kapitbahay niya? Ah, hindi naman. Ay, wag, masama talaga yun, no? Ikabubuti. Kinausap ni Yahweh, ang ating Diyos, si Josue. Ang sabi ni Yahweh, ang ating Diyos si Josue, ipagpatuloy yung pagpunta sa lupain na pinangako ng Diyos sa mga Israelita. No? Yung lupain na pinangako ng Diyos para sa kanila ay doon magkakaroon sila ng buhay na masagana at matagumpay. No? Yan, narinig ko yung binasa ko, masagana at matagumpay. Yun ang magiging buhay nila roon. O, doon sa lupain ay pinangako. Eh, ang kaso, yung unang itinalaga ng Diyos na si Moises na pinuno nila na magdadala sa kanila roon ay mamamatay na. No, hindi pa nga nila nararating yun, mamamatay na. Kaya na-delay sila. Napakahabang panahon. Na, ayon sa Biblia ay may 40 years na sila'y naglakbay. No? Tapos namatay pa si Moises. Na-delay. O ayan, parang sa panahon natin ngayon, nagkaroon ng pandemic, na-delay. O baka may plano kung magpakasal dito, sino mag-isawa, na-delay tuloy. Kasagutin mo na yung naniligaw sa iyo. Kay pandemic, na-delay na. Ayan. Dito, na-delay yung ating dedication. Ayan. Dahil sa pandemic. Yung na-delay, yung isang magandang mangyayari na sila ay makakarating na na-delay. Pero, itinuloy, pinapatuloy ng Diyos kay Josue. No? Kaya naman ay nagtalaga ng Diyos na naman ang panibagong pinuno. Sabi ng Diyos kay Josue,
tandaan mo, ibig sabihin nun ay lagi mong isipin, tandaan mo ang biling ko. Ibig sabihin, yung pakikiusap ng panahon ng Diyos kay Josue sa panahon na yon, lagi niyang iisipin. O dadalhin natin dahil sa ang tao ay nakikipag-usap sa Diyos, laging paniniwalaan. Laging paniniwalaan yung biling ng Diyos. No, laging iniisip, laging nasa puso, laging paniniwalaan. Yan ang ibig sabihin nung sabi ni Yahweh kay Josue, tandaan mo ang biling ko, laging paniniwalaan. Una, sabi niya, sabi ng Diyos, hindi kita iiwan. Parang hugot. Iiwan. Hindi kita iiwan. Hindi kita sababayaan. Kung paano nasa, lagi akong nasa kay Moses, ganun din sa iyo. Ang ibig sabihin nito, kahit na kausap ng Diyos si Josue, hindi lang kay Josue, sa buong lipi ng ulahi ng mga Israelita sa panahon na yon. Sinasabi ng Diyos, hindi ko kayo kababayaan, hindi ko kayo iiwan, lagi akong nasa inyo. Ano? Bakit ba na, bakit ba kailangan ng Diyos na lagi nasa akin? Minsan yun, siguro yung mga laging sunod ng sunod sa inyo, ano ba ito? Kulit? Ayaw nyo ng gano'n. Mga stalker, mga kabataan dito, ibig sabihin nyo. Pero bakit ba kailangan ng Diyos na lagi nasa akin? Hindi tayo iiwan. Naisin niyo ba yun? Ang dahilan sa pagkat mahal tayo ng Diyos, pinagkakalaob niya sa lahat ng panahon ang ikabubuti natin. Okay? Ibig sabihin, lagi tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, ginagawan ng kabutihan ng Diyos. Walang tigil. Hindi man lang tumigil. Dahil hindi tayo iniwan eh. Hindi tayo pinabayaan. Hindi tumigil. Yan ang Diyos. Hindi katulad ng internet at tigil-tigil. Ano? Okay. So, meron ba sa atin dito na nakaramdam na pinabayaan ng Diyos? Minsan sa buhay nyo, naisip nyo, naramdaman nyo, pinabayaan kayo ng Diyos. O parang wala man naman Diyos na tumutulong sa inyo. Meron, minsan ba sa buhay nyo, naisip nyo, naramdaman nyo? Meron, nahiya kayo magsabi. May mga ilang propeta. Si nanay. Nagtasang pa. Mayroong ilang propeta na ganyan din sa Bible na ang feeling nila at kinundam nila na isip nila pinabayaan sila ng Diyos. O propeta kayo. Ano? Tayo ay tao lamang. Nakakaramdam din tayo dyan. Lalo na ngayon panahon ng pandemic. Maraming tao ang nag-isip na gano'n o nakaramdam na gano'n. Nasaan na ang Diyos? Pinabayaan na tayo ng Diyos. Pero kahit na parang nararamdaman mo, nararanasan mo, naiisip natin na napabayaan na tayo ng Diyos, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Yan ang naiintindihan natin doon sa teksto natin. Ang katotohanan, patuloy ang Diyos na inaaruga tayo, hindi na tayo iniiwan, hindi na tayo pinababayaan. Kaya nga,
lagi natin ginagawa. God is good. Ano ba yung sinasagot natin pag may nasarabi ng God is good? All the time. Lagi natin sinasabihin yan. Pero minsan naman hindi natin pinaniniwalaan. Malakas ba yung sigaw natin? God is good. All the time. Pero pag ano na, binastip ka na. Hindi ka naniniwala na. Diba parang lagi walang tingin ng Diyos na umaaruga sa atin. At sabi ni Yahweh kay Josue, lagi mo itong paniniwalaan. Yan din po ang misahe sa atin. Yan ang unang lesson para tayo ay katulad ng pag-aasam natin ng masagana at matagumpay na buhay, silang mga Israelita. Yan ang lesson. Ikalawa, sabi ni Josue, sabi ni Yahweh kay Josue, magpakatatag ka. Lakasan mo ang iyong loob. Sabi pa, huwag kang matakot. Yan ang ikalawang sinabi ng Diyos na sa bahagi ng tao nila Josue ay dapat magkaroon. Dapat magkaroon. Yan. Magpakatatag. Lakasan ng loob. Huwag matakot. Ikatlo na itinagdag ng Diyos, pagbulay-bulayin mo araw at gabi ang mga bilin ko na itinuro ni Moises. Mga salita ng Diyos. Sapagkat, sabi niya, sapagkat ito ang magbibigay ng tagumpay sa inyo. Ayan. Ibig sabihin, dapat sila Josue ay malakas ang loob. Matatag. Matatag. Nandito, sa puso yun, sa karakter. At matalino. May katalinuhan. Dahil yung katalinuhan na mula sa pag-aaral ng salita ng Diyos, magbibigay sa kanila ng tagumpay. Magbibigay sila sa kanila ng tagumpay. Yan. Bakit kailangan nila Josue yan? Sapagkat papunta na sila, papasok na sila sa lupain na pinangako. At doon, may mga hadlang na naman. At ito ay karamihan, gera. Alam niyo yung gera? Labanan, patayan. Ano ba naman niya? Naiisip natin, powerful, almighty ang Diyos, makapangyarihan sa lahat ng Diyos, nangako naman na itong mga Israelitas ay bibigyan ng lupa. Hindi sana, pinipo na lang na yung mga Israelitas na ganyan. Tapos, pumikit kayo. Sabi ng Diyos, pumikit kayo. Sabi ko na, hindi lang din matayo, naroon na kayo sa lupa. Dahil pinangako. Hello? Diba? Hindi! Na, diba? Narinig nyo yung sa text sa Biblia? Hindi naman ganun ang ginawa ng Diyos na go! Hey! Takal-takal na niya hindi makarating doon sa lupang pangako. Sige! Tipong-tipong kayo. Umikin kayo. Sa isang iglap. At sinabi nung magbukas na kayo ng mata, andun na kayo. Hindi naman
kasamahan ng Diyos. Diba? Ang nagawalan natin, ang sabi ng Diyos, ano? Puntahan ng Diyos. Puntahan ng Diyos. At sa pagpunta niyo roon, dapat mayroon kayong paniniwala lagi sa akin. Tiwala lagi sa akin. Ikalawa, matatag. Malakas ang loob niyo. Ikatlo, may talino kayo. Upang sa ganun, matagumpayan yung marating. Yun yung bang pangako. Di ba? May gagawin ng tao para makamit ang masagana at matagumpay ng buhay. Oh. At kadalasan, napakahirap na gagawin. Oh. Lalo na ngayon panahon ng pandemic. Oh. Ito yung kasabihan natin ng mga Pilipino na nasa Diyos ang awa, nasa tamang gawa. Ulitin natin, nasa Diyos hindi po ganun. Oh.
di po ba? O yan ang gagawin natin. O, maging matalino tayo. Maging madisiplina tayo upang hindi tayo magkasakit. O, ano mang sakit? O, hindi ka nga na COVID. O, eh, nagkaroon ka naman ng TV. Hindi ka naman na COVID. Eh, na-high blood ka naman. Kaya-kaya ka naman lagi ng matatala. Diba? So, may ginagawa tayo. Gusto nyo ng bagong cellphone, gusto nyo ng bagong makagamitan. Eh, gumawa ka ng mabuting paraan para makamit yun. Hindi naman gagawin ng business sa isang biglang andyan na sa harapan mo. Tandaan natin, paano ba tayo natutong maglahat? Nung bata tayo, lahat tayo, nung bata tayo, gustong-gusto natin ang maglakad. Kaya na, dumagapak tayo, gusto natin maglakad. Anong ginagawa ng parents natin? Inaalalayan tayo, tinuturuan, at natuto tayo maglakad. Ganyan po ang Diyos sa atin, sa lahat ng panahon ng buhay natin. Upang magkaroon tayo ng buhay na matagumpay at masagana. Kaya naman, lagi tayong maniwala, magtiwala sa Diyos. Lagi tayong maging matatag, lakasan ng loob, at may katalinuhan. Sa gayon, masusunod natin o magiging masunurin tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Ang ipipan niya ay patungkol sa kwento ng mga mago na nag-aalok ng mga regalo sa bagong pangarap na hari. Ang aming mga regalo ngayon at sa buong taon ay pinarangalan ni Jesus bilang Panginoon ng ating buhay at tagapagligtas na mundo. Hari, hindi kami magdala ng dito, kamangyan at mira, ngunit ang lahat ng aming mga regalo ay malugod na napanatili ang ilaw ni Kristo na magiging sa mundo. Diyos ang sumasagila ang pagkakari, pinadala namin sa iyo ang aming mga regalo. Thank you.
kapatid ng ating Panginoong Jesucristo ay ibinenta ng kanyang isa sa mga disipulo na si Judas. Siya po ay kumuha ng tinapay at kanyang sinabi, "Ito ang aking katawan. Kunin ninyo, kainin ninyo, at ako'y inyong alalahanin." Salamat po. Pagkatapos, kumuha ang ating Panginoong Jesucristo ng isang kopa at kanyang sinabi, "Ito ang ating dugo na sumisimbolo sa bagong pag-asa sa kapatawaran ng kasalanan ng bawat isa. Kunin ninyo, inumin ninyo, at ako'y inyong alalahanin." Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, aming inahalay sa inyo ang mga elementong ito. Basbasan po ninyo, puspusin po ninyo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Santo Espiritu upang magsilbing alaala, Panginoong Diyos, sa inyong mga ginawa at sa inyong mga gagawin pa sa buhay ng bawat isa na nandirito, sa buhay ng bawat sumasampalataya. Amen. Mga kapatid, ang ating lamesa ay handa-handa na po at ang bawat isa ay iniimbitahan upang lumaho sa salo-salong ito. Diyos, salamat sa iyo kapag nawala ang pagpili sa kalapitan, ang mahal at ang pagpili ay nasapahal, ang mga askol ay bumalik kasama ang kanilang mga kapatid at ang tutukso kami iwalog ng kwento. Ang tinapay at tasat ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at tapang upang masimulan ang totoong gawain ng Pasko. Tulungan kami hinapin ng nawala, pagkatipin ng kasira, pakainin ng nagtutong, palayaan ng binago sa kasalanan, muli itayo ang mga bansa, magdala ng payapaan sa lahat, at gumawa ng isang musika ng pangpuso upang ang lahat ay makisayaw. Amen. Awitin po natin ang joy flower. Pero Panginoon, lagi po ninyong ipakadam sa amin
ng inyong presensya nang sa gayon ay hindi kami matakot anuman ang halong ng mundo na aming kaharapin. Muli-muli po kami kayo po na natin sa iglesia nito ay hindi po doon nagtatapos sapagkat ang bawat natutunan natin dito sa ating iglesia ay tayo naman ang ginagamit ng ating Panginoong Diyos na instrumento upang ikalat ang salita niya sa kabundad ng kabaruan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Santo Espiritu. Amen.